my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it. So magandang umaga mga backyard farming ng rabbit. So ngayon magpapastad tayo nitong upgraded upgraded rabbit. Si Golden Tip. Nakita niyo naman, Golden Tip yung kulay ng ano niya at kay Father Buck. So tingnan natin. Ewan ko kung successful yung kanina, hindi lang na-captured. Nag-fall off siya. So sabihin natin naka-isa na. Ay, hindi ko muna i-consider na one full off yun. So ayan, tingnan natin. And ang timbang po ni Golden Tip is 2 kilo. Ideal for breeding. Actually, wag nyong papa... Okay, consider na natin, yun yung first fall off niya. Huwag nyong papalampas, medyo papabigat yun ng sobra yung dough natin. Kasi may tendency na masyado siyang mataba, ubis siya. So hindi siya mabubuntis. So one fall off, ito na yung upgraded chinchilla si ano natin. Upgraded chinchilla cross to New Zealand. Itong golden tip natin, itong itim. Tapos New Zealand white naman tong ano natin. Buck. So naka one fall off na. Kuha na natin mga tatlo. And within 10 minutes lang. Yun yung ano natin, yun yung time limit natin sa pagpapakasta kasi kung baka kasi may stress yung ano natin, baka may stress yung rabbit. So may tendency na pag na-stress yan, hindi kakain. So another loss and baka mamatay pa. And by the way, once again guys, tips natin sa pagpapakasta. Proper pagpapakasta ng rabbit is i-consider nyo yung time, yung oras. Ideal is umaga. Sabihin natin 5 a.m. to 7 a.m. as long as na hindi siya ganong mainit. Pag summer siguro yun yung ideal, pero kapag medyo malamig at saka medyo tag-ulan mga backyard is okay naman siguro hanggang 8 or 9 as long as hindi siya talagang sobrang init para sure tayo na fertile yung sperm ng lalaki. Tapos yun yung consider natin yung time. Tapos secondly, before natin pakastahan or pasampahan yung dough is we need to wait them first for the purpose of monitoring later on. After 14 days, i-re-weight nyo uli yon. Then after that, compare nyo yung weight nya before kinastahan, then after 14 days. So pag nag-gain, if your dough gain weight 300 to 500 grams, it means your dough successfully pregnant. So yun yung second tips natin. I-weight nyo muna. Weigh your dough before stud. Then after that, yung dough yung dadalhin natin sa kulungan ng buck. Because of the reason na territorial ang ating mga rabbit. So kapag ka buck ang nilagay natin sa cage ng babaeng rabbit, may tendency na hindi muna kastahan ng lalaki yung dough kasi magmamarking muna yung ano yung buck. So ano na yan? Obos oras na. So within a day kakastahan naman niya yun. Kapag kaya nga lang, syempre,
ubos oras na yung ano mo. You're wasting your time already, guys. If your back, if you put your back in a cage of dough. All right, second fall up. Second fall up. So, ayun, nakadalawang fall up na tayo. So, yun nga. Dough yung dadalhin natin sa kulungan ng babae. Put your dough inside the cage of the back, then proceed to the studying procedure. So yun, tapos yung sunod naman nating tips, at least 3 fall off sa pag-i-stud. Kasi one fall off okay lang din naman eh. Lalo na kung maganda yung similya ng lalaki. Kahit isang fall off lang yan, your dough can be pregnant soon. And after that, pagkatapos nyo ng stud, so dalhin nyo na yung dough nyo dun sa kulungan, sa sarili nyang kulungan. Then my tips, guys, is put some food or pellet or grass inside the cage of your dough so that she will be busy to eat, and para hindi siya umihi, ganun. May chance pa rin kasi, ewan ko lang kung legit yun, mga ka-farming, pag umihi yung dough, may tendency or chance na mailabas din yung similya. Pero just wala namang mawawala. There's nothing to lose, guys, to follow the procedure na maglagay kayo ng pagkain sa loob ng ng cage after stud, para na rin maging medyo busy siya. Then after 30 minutes hindi siya iihi. So parang ayaw na, guys, magte 10 minutes na. Okay. So nakaupo na lang si Doe, and sinusuyo siya ni Bak, kaya lang ayaw niyang gumalaw. Tingnan natin. So, gusto pa niya magpakasta, mga ka-farming. Yes. Kasi inaangat niya yung kanyang lower body. Kung makikita niyo, mga ka-farming, kanina, nakikita ko, nung gusto ng sampahan ng back, is inaangat niya yung yung lower body niya. So it means okay lang sa kanya na sampahan pa uli siya. Pero wait na rin natin. Yan. And again guys, isang tips ko na rin pala. Nalimutan ko sabihin sa inyo. Tingnan nyo muna yung bulba ng inyong dough. If ano na siya, medyo namamaga siya, ibig sabihin, nagpapalpate na siya. In-heat na siya. Reddish or pinkish na color, and medyo namamaga yung yung ari niya or yung bulba niya. Pero mas maganda is medyo violet siya ng konti. Yun talagang, ibig sabihin is, super in-heat na yung super in-heat na yung babae. Tingnan natin. So, tulungan pa natin ng isa. Medyo tanggalin natin dito si Mamaya na. Si Doe. Yan. Para medyo gumalaw. Yon. So nakatatlo, apat na yata . Pwede na siguro. And magte 10 minutes na. Ayokong masyadong ma-stress tong dough natin. Pero gumagalaw naman siya. Tingnan natin kung magpapasampa pa siya ulit. So ang magiging anak nito is upgraded pa rin. Upgraded chinchilla cross to
New Zealand white. Ang chance natin dito na maging kulay is siguro mga panta siguro. Pero mas maganda pa rin na magkaroon siya ng golden tip pa rin. Pero hindi siya magkakaroon ng golden tip. And on process pa rin yung courting nila. Pero tatanggalin natin mga guys kasi nasa 10 minutes na. Ano na tayo sa time limit natin. Yun lang. Sana update ko. I will update you later on, guys. Kung ano yung magiging outcome nito pagpapakasta natin. So ngayon October and next week meron pa rin ulit tayong papakastahan si Mother Doe naman. Kaya lang ipapakasta natin si Mother Doe dun sa isang upgrade kasi local New Zealand si Mother Doe. So papakastahan natin siya kay upgraded chinchilla rin na buck. Upgraded chinchilla na buck. Para magiging anak niya is consider upgraded na rin. So ideal for meat type. Hindi siya ganong hindi siya masyadong anong tawag dito? Hindi siya pagkakakatayin mo siya or ibebenta mo siya for meat. Hindi siya lugi. Or hindi siya hindi ka magdadalawang isip na ibenta. Kasi upgraded high quality meat, so okay lang. Pero pwede na rin yung pang-start ng sa mga nag-start na gustong mag-produce ng medyo high quality meat. Sa mga upgraded pwede yung ibenta as breeder, pero mas maganda pa rin. Syempre kung wala kayong budget, start kayo sa mga upgraded. Pero pag may budget naman na kayo, kuha kayo ng F1, F2. Pero kung tapos kung medyo may mataas pa kayong mas malaki pa kayong budget, mag-invest na kayo sa kahit isang pure type na rabbit. Suggest ko lang is kumuha kayo ng pure type buck na pure Californian. Para kasi ideal siya for meat type ang pure Californian. Kasi nga medyo bulky yung katawan niya and mabilis siyang lumaki. So pag i-cross mo siya sa mga local New Zealand, maganda na yung ano niyan. Yung magiging quality ng meat niya. So yun lang, guys. So ayaw na rin mag sumampa nung back natin. Hindi na niya sinusuyo si ano. So kuha na tayo. Peace out. Yeah. My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning, something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it.